Hi guys, I'm Kesyo. Bago nyo tapusin ang aming video, please click the subscribe button para updated kayo sa mga bago naming i-upload. Yun lang po, maraming salamat. Magandang araw po, Ma'am Kesh. Ibabahagi ko lang po sa inyo yung karanasan ko po noong bata pa po ako. Mayroon po kaming kapitbahay na pinagdududahan na isa daw pong aswang. Dahil nga po sa mura kong edad, ay hindi ko pa po alam kung ano ang ibig sabihin ng aswang. Hanggang sa isang araw. Anak ko. Anak ko. Bakit? Anong nangyari? Nawawala yung anak niya, pati yung nanay nitong babae. Bali-balita tinangay daw ng ina niya yung anak niyang sanggol. Balita pa naman na aswang yung nanay niya. Anak ko. Nay, saan mo dinala yung anak ko? Anong ginawa mo? Anak ko. Nay! Nasaan ang anak ko? Nag-iiyak yung ina ng sanggol. Yung sanggol daw niya na pinabantayan sa nanay niya ay nawawala. Maski ang nanay niya ay nawawala din. Nakita niyo na? Hindi pa eh. Tumulong yung mga tao sa paghahanap hanggang sa nakita nila yung pinagdududahang aswang sa isang liblib na lugar. Andun siya! Nay! Sumagot ka! Nasaan ang anak ko? Wala na. Huh? Anong wala? Anong wala na? Nasaan ang anak ko, Nay? Nasaan? Anong ginawa mo sa anak ko? Kinatay ko na. Anong pinagsasabi mo, Nay? Anong kinatay? Nay! Yung anak ko! Nagugutom na ako, anak. Kaya, kinatay ko na. Yung anak ko, Nay! Bakit mo yung ginawa sa anak ko? Bakit mo ginawa? Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Sa amin. Papatayin ka ng asawa ko pag nagpakita ka pa. Umalis ka na. Umalis ka na! Daladala pa ng matanda yung kawayan na pinutol. Yung tulad sa lagayan ng tuba. Doon pala inilagay ang katawan ng sanggol. Inireport yun ng mga kapitbahay namin sa pulis. Kaya pinaghahanap na ng mga pulis ang matanda. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na namatay na yung pinaghihinalaang aswang sa kulungan. Yun lang po, Ma'am Kesh. Sana po ay nagustuhan nyo yung ibinahagi ko pong kwento. Magandang araw po, Ma'am Kesh. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Den. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan namin na hindi namin malimut-limutan. Year 2018 po iyon at buntis po ang aking nanay ng mga panahong pong iyon. Bali po, ako po lagi ang nagbabantay kay mama at sa pagbantay ko pong iyon, doon ko napansin ang isang matandang babae na laging nakamasid kay mama. Nakakatakot ang ngisi niya na para bang may masama siyang binabala kay mama. Aswang kaya yun? Biglang sambit ko.
Kinagabihan, kaming dalawa lang ni Mama ang nasa bahay dahil wala ang aking tatay, nasa trabaho. Sa kalaliman ng gabi, may biglang lumagabog sa aming bubungan at maya-maya'y dahan-dahan itong naglakad. Naging alerto naman ako kasi baka yung aswang na naman yun. Sa katunayan kasi niyan, Ma'am Kesh, gabi-gabi na lang nangyayari iyon, tapos sa bintana naman namin ay laging may nag-aaway na pusa. Makalipas ang ilang araw, nanganak na si nanay. Paglabas ng bata sa sinapupunan ni nanay, wala na itong buhay at madami itong kagat-kagat sa paa at tiyan. Nang makita namin ang magiging kapatid ko sana, ay labis kaming nagtataka at natakot dahil bakit marami itong mga sugat. Noong sumapit daw ang hating gabi, sinabi ng mga kapitbahay namin na may nakita daw silang isang asong itim na mahaba ang liig at ang mga mata nito ay nanlilisik na namumula. Nakita daw nila ito na parang may inaamoy-amoy patungo sa harap ng bahay namin. Sa takot daw nila na baka makita sila, ay pumirmi na lang sila sa kanilang bahay. Ilang araw lang po ang lumipas, inilibing na po ang kapatid ko. Ayun lang po, Ma'am Kesh, sana po ay nagustuhan niyo po ang ibinahagi ko pong istorya. Hello po, ako po si Kesh. Mang-iistorbo po muna ako sa inyo, ah. Nais ko lang po sanang makahingi ng suporta niyo para po sa aming second channel. Horror stories din po ito, ngunit hindi po ito animated. Sana po ay makabisita po kayo at makasubscribe na din. Ilalagay ko po sa comment section yung link ng second channel po namin ng asawa ko. Maraming salamat po!